Chapter 18, beginning from verse 41 up to verse 46. Babasahin ko po, sundan niyo po sa inyo pong mga Biblia. Sa Tagalog naman po, nasalin. At pilitin po natin na ito po ay mai-interpret natin ng maliwanag sa kaisipan ng bawat isa. Verse 41, sabi po dyan, at sinabi ni Elias kay Ahab, ikaw ay umahon. Kumain ka at uminom sapagkat may hugong ng kasaganaan ng ulan. Okay, ito na po mga kapatid, yung atin pong pag-aaral. So sa mga nakalipas ng mga linggo, nakita po natin yung pakikipag-deal ni Elijah sa mga Israelita. At ginamit siya ng Panginoon upang papanumbalikin ang puso ng Israel sa Diyos, sa Panginoon. At naitama na po mga kapatid, sapagkat kahit anong gawin natin, kung hindi tama ang puso natin, ay hindi po tayo tatanggap ng pagpapala ng salita ng Diyos. Kapag hindi talaga tama ang puso, walang mangyayari. Wala tayong hihintayin. Kaya nga po itong mga Israelita, nais muna ng Panginoon na bago siya magpaulan, bago ibalik yung ulan for 3.5 years, bago ibalik ang ulan, kinakailangan munang itama ang puso ng Israel. Kaya nga po, kung makakita po nyo dyan, sa verse 36, okay, at 37, ito po ang panalangin ni Elias. Sabi niya, at nangyari sa oras ng paghahandog ng alay, si Elias na propeta ay lumapit at nagsabi, O Panginoon, Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Israel, pakilala ka sa araw na ito na ikaw ay Diyos sa Israel at ako ang iyong lingkod at aking ginawa ang lahat ng mga bagay na ito sa iyong salita. Na ginawa ko ito, ako'y inyo lang pong lingkod. Ginagawa ko po ito bilang pagsunod lamang sa iyo. Nais ko lamang Panginoon na gawin ang inyo pong kalooban. Okay? Verse 37, Dinggin mo ako, O Panginoon, dinggin mo ako upang matalastas ng bayang ito na ikaw, upang mapatunayan ng bayan na ito na ikaw na Panginoon ay Diyos at iyong pinapabalik ang kanilang puso tungo sa iyo. Gusto ng Panginoon na kaya nangyayari ang tagtuyo, kaya nangyayari ang taghirap, kaya nangyayari ang problema, sapagkat pinahihintulutan ng Panginoon upang ang puso ay bumalik sa Panginoon. Kapatid, kung meron man po mga bagay na nangyayari sa atin pong buhay, tandaan po natin, kung yan man ay sa experience natin ay masakit, sa experience natin ay hindi natin maintindihan, tandaan po natin ang Diyos, ang nais lang niya ay ang puso natin bumalik sa Kanya. Ano po? Hindi intensyon ng Panginoon na tayo po'y pahirapan. Hindi masaya ang Panginoon na tayo'y naghihirap. Hindi masaya ang Panginoon kapag tayo'y nauuhaw, kapag tayo'y nagugutom, kapag tayo po ay nalamig at wala tayong magawa, nagkakasakit. Hindi po yan masaya. Hindi po dyan masaya ang Panginoon. Pinahihintulutan ng Diyos yan sapagkat ang purpose niya, ayan na po, papanumbalikin ang puso ng tao sa Kanya. Kaya lagi ko mong inisip mga kapatid, kapag may dumarating sa akin, hindi ko gusto, may mga nangyaring problema sa akin itong buhay, lagi kong tinatanong, Lord, ang purpose mo ay manumbalik ako. Ano po ang kailangan kong ayusin sa akin pong puso? Every time, I would ask the Lord, at ganoon din po tayo mga kapatid, tanungin mo ang Panginoon, Lord, ano po ang nais yung ayusin sa puso ko? Bakit mo po pinahihintulutan ang bagay na ito? What is your purpose? Sabi nga po sa inyo, ang pinakamahalaga, hindi yung reason, ang pinakamahalaga ay ang purpose. Romans 8:28, And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His what? Purpose. Amen. Kaya nga nagsasama-sama ang mga bagay sa ikabubuti sapagkat merong purpose ang Diyos sa buhay po natin. At ganoon din po dito mga kapatid, there is a purpose. Ang taggutom, ang tag-tuyo ay pinahintulutan ng Diyos dahil meron po siyang layunin. Ang layunin niya ay patunayan, ipakilala sa Israel na siya nga ang Diyos,
Okay? At bilang siya ay Diyos, ay nais niya na manumbalik ang puso ng mga Israelita sa Kanya. Sapagkat napakarami pong umaagaw ng puso ng tao palayo sa Diyos. Napakaraming baal sa atin pong buhay na ginagawa ay hinahatak po tayo palayo sa Diyos. Pero ano po nangyari? Nung nangyari na nga po na bumagsak na ang apoy galing sa langit at sinunog ang handog ni Elijah, ang sabi po dyan, at nang makita, verse 39, ng buong bayan, sila ano? Nagpatira pa, nagpahumaba, sila po ay yumuko at bumaba sa lupa at kanilang sinabi, ang Panginoon ay isang Diyos, ang Panginoon ay isang Diyos. Yun lang po ang gusto ng Panginoon, na itong mga Israelita makita nila na ano, tunay nga na ang Diyos na dapat sambahin ay ang nag-iisang Panginoon. Nag-iisang Panginoon. Papanumbalikin ang puso ng kanyang bayan sa Diyos. At dahil napatunayan na nila, sabi ni Elijah sa verse 40, maalala po ninyo, sabi niya, takpinin niyo ang mga propeta ni Baal, huwag makatanan ang sino man sa kanila, at kanilang dinakip sila at sila'y ibinaba ni Elias sa batis ng Kison at pinatay roon. Nais ang Panginoon na huwag na ulit magkaroon ng pagkakataon ang mga propeta ni Baal na sila po'y muling akitin. No? Kaya sabi ni propetang Elias, patayin na sila. Okay? Para hindi na maapektuhan ang puso ng Israel, upang hindi na ulit lumayo ang puso ng Israel sa Diyos. Patayin ang dapat patayin. Kung meron pa mga kapatid na hold, okay? Meron pang impluensya, may kapit pa, may mantsa pa sa ating buong puso ng anumang bagay na naglalayo sa atin sa Panginoon, ang pinakamaganda dyan, putulin mo na, lumayo ka na, talikuran mo na, at iwanan mo na. Hanggat maaari, burn the bridges behind you. Huwag na huwag ka nang babalik. Pag lampas mo sa tulay, sunugin mo ng tulay para hindi ka na bumalik ron. Burn the bridges behind you. Ano po, ganun din po ang ginawa ng ni Elijah, patayin. Okay? Para wala nang babalikan ang mga Israel, ang mga Israelita, ng mga propeta, patayin silang lahat. Okay, eto na. Ayos na ang puso. Wala na ang mga propeta ni Baal. Ano na ngayon ang hinihintay? Ano na hinihintay po nila? Yung kanilang matagal ng pinakaasam. Ano yun? Ulan. Ngayon, imagine po natin yung sitwasyon, yung Israel, yung mga altar, doon sa baba, mga patay na propeta ni Baal, at si Elijah, ang katayo, ngayon, lumapit si Haring Ahab. Lumapit na siya. So parang siguro, ang sabi niya, iisip-isip niya, kung ano ngayon, nasa na yung ulan? Asa na ang ulan? Di ba tapos na? O yung mga Israel, napatunayan nila kung sino ang Diyos, asa na ang ulan? Siguro titingin-tingin siya kay Elijah. Naghihintay. Okay? At dahil doon, kinausap ni Elijah si Ahab. Ano pong sabi? At sinabi ni Elias kay Ahab, ikaw ay umahon, kumain ka at uminom, sapagkat may ugong ng kasaganahan ng ulan. Sabi niya, sigurado na ang uulan. Kaya ikaw, ang gawin mo, umahon ka, kumain ka, uminom ka. Maka niyo po. Verse 42, ano naman ang nangyari? Sa gayon, anong ginawa ni Ahab? Sa gayoy, umahon, umakyat si Ahab upang, ano daw? Napakamasunurin talaga ni Ahab. Bakit? Sabi niya, sabi na ni Elijah, kumain ka, abay, kumain nga. Sabi, uminom ka, uminom nga. At si Elias naman, anong ginawa ni Elias? Umahon sa taluktok ng Carmelo. At siya, ano po? Kumain at uminom? Hindi.
siya'y yumukod sa lupa, inilagay ang kanyang mukha sa pagitan ng kanyang mga tuhod. Anong ibig sabihin nun? Anong ginagawa po niya? Bakit siya yumuko sa lupa at nilagay ang kanyang mukha sa pagitan ng kanyang tuhod? Ano ibig sabihin nun? James, punta po tayo. James chapter 5. Santiago. Hindi po binanggit kung anong ibig sabihin ng kanyang ginawa, pero Santiago, binanggit po anong kanyang ginawa. James chapter 5 verse 17, si Elias ay isang taong may pagkataong gaya rin naman ng atin, at siya'y nanalangin ng buong ningas upang huwag umulan, at hindi umulan sa lupa sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. Verse 18, ano pong ginawa? At, ano daw? Muli siyang nanalangin. Okay. So, ibig sabihin yung kanya pong pagyuko sa lupa at inilagay niya ang kanyang mukha sa pagitan ng kanyang tuhod, it's a posture of prayer. Siya po ay nananalangin. Bakit? Sabi diyan, upang ang langit ay magbigay ng ulan at ang lupa ay mamunga ng kanyang bunga. Nananalangin po siya doon. Okay? So, ano pong nangyari? At kanyang sinabi sa kanyang lingkod. Okay? Habang nanalangin si Elijah, meron namang panibagong karakter na hindi pinangalanan, ang sabi lang ay lingkod. Nung una, mapapansin nyo, wala naman siyang kasama, ngayon may lingkod na siya. So sino ito? Hindi natin alam. Pero habang nagpe-pray si Elijah, nakatingin siguro yung lingkod. Nakayuko si Elijah, nanalangin. Nakatingin lang yung lingkod. Nagpe-pray. Okay, so ang ginawa ni Elijah? Siguro si Elijah habang nagpe-pray, nadidistract siya dito kasi tingin ng tingin. Ano sabi ni Elijah? At ganyang sinabi sa kanyang lingkod, umahon ka ngayon, sige, pumunta ka ron. Tumingin ka doon sa dagong dagat. Okay? So excited na siya. Ah, sige, sige. At siya'y umahon at tumingin. At nagsabi, walang anumang bagay. There's nothing. Wala akong makita. Okay? At kanyang sinabi, yumaon ka uling 7 beses. So pumunta siya? Wala po. Oh, balik ulit. Wala po. Balik ulit. Wala po. Ilang beses? 7 beses. Nung 7 beses na, ano sabi? At nangyari sa 7 na kanyang sinabi, narito, may bumangong isang ulap sa dagat. Nagkaroon ng parang ulap sa dagat, okay, na kasing liit ng kamay ng isang lalaki. At kanyang sinabi, okay, ikaw ay umaon, sabihin mo kay Ahab, ihanda ang kanyang karo at ikaw ay lumusong, baka ikaw ay mapigil ng ulan. Ito na ang malakas na ulan. At nangyari pagkaraan ng sandali na ang langit ay nagdilim, yun na nga, sa alapaap at hangin at nagkaroon ng malakas na ulan, si Ahab ay sumakay at naparoon sa Jezreel. Ang kamay naman ng Panginoon na kay Elias, kanyang binigkisan ang kanyang mga balakang at tumakbong nagpauna kay Ahab sa pasukan ng Jezreel. Matindi. Kung si Ahab papuntang Jezreel nakasakay sa kanyang karwahe, si propeta, anong nangyari? Hinigpitan yung kanyang belt at tumakbo, inunahan sino? Si Ahab, pambihira, inunahan yung kalesa. Matindi ano? So diyan po niyo makikita, ito pa lang si Elijah, mabilis pala siyang tumakbo. Runner pala siya. Speaking of in drums, ano? Mga in drums. Now, tapos na po. Pero alam niyo po mga kapatid, ang nakita ko po rito, again, ay 3 uri ng taong naghihintay ng blessing. 3 kinds of people who are waiting for blessings. Unang klase, si Ahab. Ikalawa, yung lingkod. Ikatlo, si
Elias. May tatlong uri, mga kapatid, ng mga taong naghihintay ng blessing. Ang tanong ko po, kayo po ba, mga kapatid, ngayon ay naghihintay ng blessing? Amen. Amen? Lahat po tayo, mga kapatid, naghihintay tayo ng blessing. Lahat tayo gusto natin ng blessing. Lahat tayo gusto natin na ang Diyos ay magpala sa atin pong buhay. Pero meron pong tatlong uri ng tao na naghihintay ng pagpapala. Una ay yung mga katulad ni Ahab. Naghihintay siya ng ulan, kaya nga lumapit na siya kay Elijah at naghihintay. Ano kayang sunod na sasabihin? Anong sunod na aksyon? So dahil napansin ni Elijah ang lalapit-lapit, ay nababasa ko na ang isip nito. Nasaan na yung ulan? Oh, andyan na. Kaya ikaw, umakyat ka na lang doon at ikaw ay kumain at uminom. Yung unang uri, mga kapatid, ng naghihintay ng blessing ay yung mga taong ano, uninvolved. Uninvolved. Yung mga walang pakialam. Yung mga walang involvement. Yung naghihintay na lang. Okay, so sabi ni Elijah, ay alam ko na. Ang uri ng taong ito, ito yung mga taong uninvolved. Kaya sabi ni Elijah, sige, kumain ka na lang, uminom ka. Kung ang taong ito, mga kapatid, ay may puso na nagmamahal sa Panginoon, may puso na katulad ni Elias, sabi niya, hindi ngayon panahon para kumain. Hindi ngayon panahon para uminom. Ngayon ay panahon para manalangin. Pero dahil nga tuwa-tuwa siya, sabi ni Elijah, kumain ka at uminom, sapagkat alam mo, hindi ka naman tutulong sa akin sa prayer. Hindi kita pwedeng asahan sa pananalangin. Ikaw yung tao na ano, naghihintay na lang ng blessing na parang si Juan tumad na nga, na ayaw mong manalangin. At meron ganyan pong mga uri, mga kapatid, ng taong naghihintay na lang ng blessing. Ayaw nilang gumawa, ayaw nilang kumilos, naghihintay sila ng blessing, nagtitingin, tumitingin-tingin, pero wala silang involvement. Wala yung puso nila, ano ba yung pwede kong maitulong para dumating yung blessing. Ang problema, naghihintay na nga lang, nagre-reklamo pa. Naghihintay na nga lang, naninisi pa. Naghihintay na nga lang, naghahanap pa ng butas. Maghahanap pa ng problema. Ito yung mga uri, mga kapatid, na naghihintay ng blessing na ano? Nakanganga lang. Alam natin sa pamilya, meron ganyan. Anong bawa? Kakainan. Okay? Oh, anong oras na? 7:00 na ng gabi. Kainan na. Anong gagawin?